Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, nagkita si Narika at Rose at sinabi ni Rose na humihingi siya ng pasensya dahil sa lahat ng nangyari kay Rika. Kung di daw dahil sa kanya, ay sana walang nangyaring masama kay Rika. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Muntik naman mabundol si Kakay dahil sa isang sasakyan. Nakita naman siya ni Kyle at tinulungan ito. Tinawagan ni Bea si Rika at sinabi dito ang mga issues tungkol sa kanyang ina na naririnig niya sa university. Dumating sila Bea, Rika, Nico at ang kanilang kaibigan nang sabay-sabay sa kanilang bahay. At agad namang kinumpronta ni Bea si Kakay na kung talaga bang sinugod niya ang asawa ni Mayor. Sinabi naman ni Rika na kung totoo ba talaga dahil yun ang naririnig nila sa university. Sinabi naman ni Dan kay Kakay na sabihin na sa kanilang mga anak kung ano talaga ang nangyari. Pero bago pa nagkwento si Kakay ay tinawag niya muna si Pogs at sinasabi na pinapauwi na daw ito sa kanilang bahay. Pero sinabi ni Pogs na hindi po. Nilapitan siya ni Bea at binigay ang kanyang bag at pinauwi na ito. Pero pinagtanggol siya ni Nico at sinabi sa kanyang ina na huwag itong mag-alala dahil kakampi nila si Pogs at rumiresbak na ito pag may mga problema. Gusto lang din daw malaman ni Pogs kung ano ang totoo. At inamin nga ni Kakay na nagpunta siya sa event ni Audrey dahil hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Nalaman niya kasi na ang kapatid ng piskal ay kaibigan ni Audrey at alam niya yun ang dahilan ng pagkabasura ng kaso ni Rika. Gigil na gigil daw siya na gusto niyang sabunutan pero umalis siya na nibuhok ni Audrey ay hindi niya nagalaw. Yun daw ang totoo. Sinabi naman ni Nico sa kanyang ina na dapat pala ay talagang sinabunutan na ito. Sinabi pa ni Bea kina Kakay na exage ang kwento dahil hindi lang din daw sunugod ni Kakay ang asawa ni Mayor kundi maghihiwalay din daw sila dahil kay Kakay. Nagkatingin na naman si Dan at Kakay sa mga sinabi ni Bea. Nagtanong si Rika nga kung bakit hindi ito sinabi sa kanya. Sumagot naman si Dan dahil ayaw na nilang makadagdag pa sa iisipin pa ni Rika. At hindi naman daw nila alam na ganoon ang epekto na lalaki ang problema. Dumating naman si Kyle sa kanyang opisina at nagtanong siya kay Rose kung ano ang ibig sabihin ng si. Naging palaisipan ito sa kanyang mga kasamahan at isa-isa itong nagbigay ng ideya. Nagtanong siya kay Rose na kung ano ang word na letter C na ang ibig sabihin ay oo. Pero walang ninuman ang nakaalam. Patalikod na si Kyle nang maalala niyang may sasabihin si Rose at binalikan niya ito. Sinabi naman ni Rose na nakausap niya na daw ang pinapahanap niyang tao at ibinigay ni Rose ang file ni Kakay na naka-folder. At sinabi niya na kailangan lang daw ng tao ng time para makapag-decide. Bigla namang hinablot ni Chino ang folder na hinahawakan ni Kyle at sinabi nito na hindi ito interesado na aplikante. Kaya nag-decide si Kyle na sinasabi na Gino's right. Marami na daw silang mga projects na naka-pending at kailangan ng trabahuin. Maghahanap na lang daw sila ng iba na 100% ay kukumit sa BA. Sinabi pa ni Rose na kukumbinsihin niya na lang daw pero sumagot si Kyle na no need. Dahil hahanap na lang daw sila ng iba. Sa bahay naman ni Nakakay, kinausap niya si Rika at sinasabi na kung ano ang kanyang gusto ay ituloy niya. Huwag daw silang alalahanin dahil kayang-kaya nila kung paano humarap sa problema. Kung gusto niya dang tumuloy sa Iloilo, ay tumuloy siya at nakasuporta naman sila kay Rika. Pero sinabi ni Rika na kung alis daw siya papuntang Iloilo, ay parang napaka-selfish niya dahil iiwanan niya ang kanyang pamilya sa harap ng mga problema. Pero sinagot siya ni Kakay na ang mga problema ang kanilang kinakaharap ay wala lang ito sa problemang pinagdaanan ni Rika. May karapatan daw si Rika na maging selfish dahil dapat isipin niya ang kanyang sarili. At kung sa palagay niya daw na makakabawti sa kanya ang pag-alis at pumunta ng Iloilo, ay gawin niya ito. Kinoconvince naman ni Rosie Kyle na bigyan ng tsansa si Rika dahil nakatrabaho niya na daw at magaling talaga ito. Pero sumagot si Chino na sinasabi ko sa iyo, ang gusto ni Boss Kyle ay 100%, hindi 90%, hindi 50%, kundi 100% na gusto magtrabaho kasama nila. Binuksan ni Chino ang folder at inaisa-isa na nilagay sa basurahan. Nang dumaan kay Kyle ang janitress ay napansin niya ang record ni Rika.
Nagulat naman si Kyle sa kanyang nakita dahil ang babaeng kanyang tinulungan at ang taong gusto niyang magtrabaho sa BA ay iisa. Bit-bit ang dokumento ni Rika ay bumalik siya sa kanyang opisina. Naiwan ang kanyang mga kasamahan na naguluhan sa kanyang inasta. Magulo naman ang isip ni Rika kung anong desisyon ang kanyang gagawin, kung tutuloy ba siya ng Iloilo o maghanap na lang ng trabaho sa kanilang lugar. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Rose, tinanong niya ito kung bakante pa daw ba ang ino-offer sa kanya. Sinabi naman ni Rose na Miss Rika, babalikan kita. Sinabi naman ni Rika kay Rose na okay lang pag wala na, pero sumagot siya na hindi-hindi, babalikan kita. Sa opisina ni Kyle, nakangiti siyang tinitingnan ang profile ni Rika at sinasabi niya na ikaw pala yon, ang babaeng kanyang tinulungan. Don't forget to like and subscribe!